Pasintabi ho sa mga nag-aalmusal ha. Tumaas po ang kaso ng leptospirosis ayon sa Department of Health. 1,770 ang recorded cases mula January hanggang Agosto ngayong taon. 36% itong mas mataas kumpara sa mga kasong naitala noong 2021. Isa sa mga rehiyon na may mataas na insidente ng leptospirosis ay ang Metro Manila. Kaya po inilunsad muli ng lunsod ng Marikina ang Rat to Cash Program, kung saan maaring dalhin ang mga residente ng Marikina ang kanilang nahuli o napatay na daga kapalit ng pera. Upang pag-usapan po ang programang yan at iba pang mahalagang issue sa lokal na pamahalaan dyan sa Marikina, makakausap po natin si Marikina City Mayor Marcy Teodoro. Mayor Marcy, magandang morning po sa inyo and welcome to Sakto. Kumusta ho kayo? Mayor Marcy. Nanguhuli pa yata ang daga. Nanguhuli ba? Ah? Oh, kasi kanya-kanyang programa ho kasi talaga yun. Pero ang importante, tulong-tulong ang community. Mayor Marcy, nandiyan na ho kayo? Ah, nanguhuli nga. Mahalaga siyempre na tutukan din ang issue to ng leptospirosis. Dahil nga, hindi lang COVID. Oh, hindi lang COVID. Minsan nakakalimutan, may mga iba pang sakit eh. So ito nga leptospirosis, kapag hindi naagapan, talagang nakamamatay at talagang mahalagang tutukan. Tsaka siguro ma-encourage din ang lahat na magtulong-tulong sa programa hong ganyan. Mayor Marcy, magandang morning ho sa inyo. Kumusta ho kayo? Magandang umaga, Johnson, Jeff, sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga. Opo, yun hong programa, Mayor, hindi naman na ho bago. Ano? Parang binubuhay na lang ulit. Mataas ho ba ulit ang kaso ng leptospirosis dyan sa Marikina? Sa Marikina, may naitala tayong 3 kaso ng leptospirosis. Kasama ito dun sa 1,654 na nireport ng DOH nationwide. 254 ang reported ng DOH na death. Eh. Pero sa Marikina, nung tinignan namin yung source of infection, hindi sa Marikina nakuha yung infection. Outside of Marikina, sa workplace, kung saan nagtatrabaho yung mga pasyente na nabanggit. Dalawa dito ay construction worker, bumaha doon sa lugar na pinagtatrabuhan at yung siya, factory worker. Yung leptospirosis, alam naman ng lahat, sa tubig baha nakukuha na humalo yung ihi ng daga at kung may opening ka sa balat mo, ay doon pumapasok. Opo. Eh dyan ho sa Marikina, di naman kaila sa marami na malimit din kayong binabaha. Pero wala ho doon, hindi ho doon ninyo natukoy ang mga naitatalang kaso ng leptospirosis. Itong panahon na to ay hindi. Tinukoy namin talaga mabuti dahil may profiling ng pasyente. Sa Marikina, ang maganda lang nangyayari ngayon dahil nga may dredging kami sa Marikina River, ginagawa namin buhat pa ng Ulysses, tuloy-tuloy, at pinalaki namin yung drainage system namin, ay walang reported flooding nitong mga nakaraang buwan. Kaya talagang ang long-term solution at yun yung tinututukan namin, yung maiwasan yung pagbaha. Tsaka yung kalinisan ng lugar at yung populasyon ng daga ay kontrolado natin. Kaya ang ginagawa natin dito sa programang ito ay for a limited period of time lamang para maiwasan yung tinatawag na cobra effect. Pinag-aralan namin yun dahil alam natin, noong taong 1900 sa India, meron silang programang katulad dito. Pag nakahuli ka ng cobra, yung ahas, dahil maraming populasyon nun, pinapalitan na lang din ng cash. Pero sila, taon ng programa. Kaya nung pinatutupad nila, yung mga tao natutong mag-alaga saka magparami ng ahas. Pero dito, hindi. Walang panahon para mag-alaga at magparami dahil very limited yung time na to. 3 days lamang. Para sa ganun, tama lamang, nakapokus, at yung populasyon ng daga ay mabawasan natin. Kahapon, naka 1,700 na daga ang nabilang namin na nahuli at na i-dispose properly. Ang pag-dispose dito, dinidispose natin as infectious waste. May paraan ng pag-collect, pag-transport at pag-dispose na sa mga yellow plastic bag, mga yellow parang mga infectious waste ng ospital ang disposal nito. So Mayor, hanggang kailan ang programa? Bukas na lang, Friday? Yes, hanggang bukas, hanggang Biyernes. Kaya kagabi nga, kahapon at kagabi,
ang daming nanghihiram ng mga mousetrap. Nagpapahiram tayo ng mga mousetrap. Ano, kung huhulihin nyo yung daga, talagang mousetrap ang gagamitin natin at nakagwantes dapat, disposable preferably, dun sa aming animal protection and control office. At nakita namin, may mga area talaga na walang dagang nahuhuli, pero may mga area na talagang dapat may maraming nahuhuli. Kaya tinitingnan din namin kung paano yung protection control measures na gagawin namin doon sa mga area na yon. Lalo na doon sa mga matataong lugar na siguro may mga bukas na imbornal o bukas na kanal, yun yung tinitingnan namin. Kaya infrastructurally, tinitingnan din namin kung ano intervention yung pwede namin. Hindi naman siguro, Mayor, kalakihan ng budget na kailangan para sa programang yan. Ano? Magkano pong huhuguting pondo dyan? Ang totoo, kahapon, inaasahan sana namin. Hindi ganun karami ang magdadala ng daga. Eh, kahapon, ang binayaran namin do sa palit ng cash, do sa daga, ng rato cash, umabot kami 300,000 eh. Ay, sa dami ng binigay. Kaya yung pondong inilalaan sana namin, nung una mga may nag-i-sponsor lamang, private groups, eh talaga ngayon, kahapon nag-order na rin ako na mag-disburse ng ano ng pondo na mas malaki. Baka kung on the average 300 a day ang naipapalit, baka aabot tayo ng 1,000,000 doon sa gastos na to. Pero nakikita naman natin, ang kapalit naman ito ay yung pagkawala o pagkabawas ng kaso ng leptospirosis na nagpapahirap doon sa, lalo na doon sa mga pamilyang mahirap na, o kaya pagkamatay doon sa ilan na napabayaan at hindi napansin to. Kasabay nito, gusto ko ipaliwanag din na nagbibigay tayo ng educational seminars, orientation doon sa mga taong nagpupunta doon sa at nagdadala ng mga daga kung ano yung leptospirosis. At isa pa, nagbibigay din tayo, namamahagi tayo ng doxycycline, yung gamot na para sa leptospirosis. Opo, opo. Libre to, libre, na merong mga doktor. This is a health campaign. This opo, is a health opo. Campaign. Mayor, hindi naman siguro tinutukoy pa kung dagang marikinen o dagang kainta, ano? Humihingi kami ng ID doon sa mga tao na nagdadala para masigurado lang namin. Pero yung daga, hindi pa namin mahingan kasi hindi pa nakakapagparegister yung mga daga. Wala pang national ID. Ayan.